true subscribers' horror stories. Na ang babaeng nakita ko kanina si Red ay hindi naglalakad, bagkus ay lumulutang pala sa ere. Real paranormal encounters. Na totoo yung usap-usapan sa aming barangay na may kakaiba kaming lahi. Opo, may lahi kaming aswang. And other scary stories from HTV Positive listeners. Kaya nang hinabol na ako ng mga miyembro ng kulto, ay tumakbo na ako ng mabilis at wala ng lingon-lingon. Yung tamang bilis para hindi nila ako maabutan. Pagkukwentuhan natin sa subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 PM sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 PM. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa subscribers Hilakbot Stories. Isang nakakasipong gabi po sa inyong lahat at welcome po dito sa SHS Subscribers Hilakbot Stories na segment po natin Monday and Friday 9 PM dito sa Hilakbot TV na nakashare po sa ating IGTV, Facebook page, mga brother YouTube channel at meron pong replay mga bagong season natin sa ating podcast na Pinoy Horror Radio. So consider following at listening na rin sa ating bagong podcast. Iba rin po yung sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories the podcast dahil mga single, solo na episodes yung ating tinatampok po doon. So sana po yung nasusundan ninyo at maraming salamat sa mga lagi nakikinig dito. So hanggang sa susunod po. Kahit po syempre ganito po ang lagay ng inyong lingkod si Red. Abay susubukan po natin ang bangkain hanggang sa pinakadulo po ng ating segment para bigyan kayo ng konting entertainment. Lalong-lalo na sa mga nakakahilakbot na mga kwento na hango sa mga tunay na karanasanin na Jake, Tintin at Eugene dito po sa SHS, mga ipinadala sa ating email sindakstories2008@gmail.com. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Ito po ay ipinadala sa atin ni Jake at ang title po niya ay Apartment 902. Sana po, Lods, mapasama itong kwento na ito sa short stories compilation. Ito po ay base sa kwento na ang kwentong ito ay base sa napanaginipan ko. At gusto ko lang pong i-share. Sa panaginip ko po ay nag-deliver ako ng in-order na pagkain ng isang pamilya sa isang apartment at medyo may kalumaan na po yung gusali nila. Kung tutuusin, para po siyang naging abandonado tapos bigla pong tinirhan muli. Medyo kinabahan nga po ako nang dumating ako sa lugar. Sa katunayan nun, si Red ay meron po akong kasama na katrabaho kong driver. Actually, siya po yung driver at ako po kasi yung magdi-deliver. Nung malapit na kami po sa building, kinabahan na kami kasi sabi sa akin ng driver ay i-check ko daw ulit yung address kung saan daw namin ibibigay yung order o i-deliver yung order. Kaya tinignan ko at ang sabi ko, tama naman yung aming hinintuan. Kung kaya't pumunta kami ng parking lot at naghanap kami ng pwede kong babaan. Habang naglalakad po ako, si Red, tinawagan ko yung number na nag-order para sabihin na dumating na po kami at ang nakasagot po ay isang babae. Ang sabi niya ay pumasok na lang daw po kami sa apartment number 402. Pero ang problema ay hindi po gumagana ang elevator. Nasa 4th floor po yun. Kaya nabisit kami nung kasama ko. Sabi pa niya, ano ba naman daw? At parang parusa pa daw yung ginawa sa amin. Ang sabi ko naman, okay lang. Ayaw mo yun exercise at pagkatapos ay tumawa na lang ako. Nung nasa ikatlong palapag na kami si Red, sinalubong kami ng batang babae at ang sabi niya ay anak daw siya nung nag-order. Tapos humingi din siya ng paumanhin kasi naglakad pa kami papaakyat. Ang sabi ko ay okay lang yun, sabay ngiti sa bata. Tumaas pa nga kami at umakyat pa po kami sa isa pang floor at nung nasa ika-apat na palapag na po kami, nagtaka ako kasi bakit nakasulat 902. Nagtaka tuloy ako at ang sabi ko, akala ko ba 402 yung apartment number?
at nasa fourth floor pa lang tayo. Sumagot naman sa akin yung batang kausap ko at ang sabi niya ay hindi daw 902. Nung tininan ko yung order, 902 talaga yung nakasulat. So ibig sabihin, ganun nakataas yung inakyat namin kaya pala hingal na hingal na kami nung kasama ko. Kaya naman humingi din kami ng tubig doon sa bata at pinapasok din kami sa apartment. Nung nasa loob na nga po kami at nakainom, napansin ko na may niluluto yung nanay niya kaya nagtaka ako kasi umorder sila ng pagkain tapos nagluto pa siya. Hinanap ko yung kasama ko para sabihing bumalik na kami sa parking lot upang nang sa ganun ma-deliver pa namin yung iba pa naming i-deliver. Nakita ko na nasa kwarto siya ng isang babae. Sinigawan ko siya ng, "Huy, anong ginagawa mo dyan? Alis na tayo." At ang sabi lang niya sa akin, "Shhh!" Sabay senyas pa. Muli ay pinilit ko siyang, "Halika na at gabi na." Tapos tinawag na ako nung nagluluto na masasabi kong siya yung nanay. Inalok niya ako kung pwede ko ba daw tikman yung kanyang niluluto. Ang sabi ko ay hindi na kasi aalis na kami. Sabi niya, "Please, tikman nyo na. Wala kasi akong panlasa." Patay tayo dito, wala siyang panlasa guys. Ang sabi ko naman, "O sige." Nung tinikman ko po yung sabaw, Sir Red, ang sabi ko ay kulang sa asin. Sabi niya ay salamat. Hanggang sa nagpaalam na kami at aalis na kami. Bigla ako napatingin sa kanya. Nakita ko na may hawak siyang kutsilyo at nakangiti siya sa akin na parang isang weirdo. Para siyang tanga. Ano ba naman to? Para siyang tanga. Ano kayong sinabi mo sa kanya na ano, di ba? Nay, bakit ganyan niya ka makangiti? Bakit ang weirdo ng ngiti mo? Parang tanga naman si nanay yun. Ano kaya akong gano'n ano? O sige, so parang tanga lang. Sabay napa-atras po talaga ako si Red at sa pag-atras ko, nakita ko yung kwarto ng babae kung saan pumunta yung kasama ko kanina. Nakita ko po na sinasaksak siya yung kasamahan ko nung batang babae at may isa pang babaeng nandoon. Napasigaw ako at nagtatakbo na ako papalabas. At pagkatapos ay hinabol din ako nung nanay habang hawak niya yung isang mahabang kutsilyo. Nang makalabas po ako sa building, naalala ko na wala sa akin yung susi ng sasakyan kaya wala po akong choice kundi tumakbo na lang ng tumakbo hanggang sa makakita ako ng jeep at pinara ko kaagad. Hindi na ako nahabol nung babae. Pagkatapos po nun ay nagising na po ako bigla. Kinabahan ako nung una. Lalo't fresh pa sa aking memorya ang nangyari at detalye sa panaginip kong yun. Pero nung kalaunan ng araw na yun, ay parang natawa na lang ako at kwento pa ito sa aking kasamahan. Maging siya ay natawa din. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat sa iyo Jake sa pag-email sa amin sa sindakstories2008@gmail.com. Once again sa mga kararating po, pagpasensya nyo na po ang boses ng inyong lingkod. Ito po'y magpapatunay na tao din po ako, nagkakasipon, nagkakaubo, nilalagnat paminsan. At don't worry, huwag po kayo mag-alala sa akin, hindi naman po ito kung ano man. Ano lang po ito, dahil sa aircon, sa lamig po doon sa opisina, tapos lalabas ako, mainit na, di ba? Parang ito naghalo, kaya ito po siya. So pagpasensya nyo na ako po, medyo parang ngungo ako sa inyong pandinig. At medyo maghapa rin po kasi yung sinus natin. So maraming salamat sa mga nagki-care. Oo, doon sa ating comment nung isang araw, maraming salamat po sa inyo. Actually, meron po message dito si Jake at ang pahabol po niyang email sa amin, "Sir Red, thank you po." Sabi niya, "Okay lang po kahit matagalan. Okay lang din po kahit baguhin niyo po ng konti kasi parang nakukulangan din po ako. Kung gusto niyo po, kasama ng team ninyo, i-upgrade niyo po yung panaginip ko." Pero bang ganon, i-upgrade daw natin yung kanyang panaginip, di ba?
Okay, tuloy tayo syempre sa susunod na namang kwento dito po sa ating SHS ngayong gabing ito. Sa mga nakikinig po sa Hilakbot 24/7, just in case ito po ay nagpi-play ngayon sa inyong background, maraming salamat po at welcome po sa ating HTV 24/7 live stream. So mixed stories ang ating feature po dyan, at kung halimbawa wala mang mga bagong upload, at least 24/7 kasama ninyo, may makakasama kayo dito sa Hilakbot. Okay? So next story po tayo ay mula naman sa ating Facebook, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. So paki-follow and paki-like na rin po yan. At ito po ay galing kay Tintin. Ito ang subscribers, Hilakbot Stories. Sa katunayan, Sir Red, nakapag-share na po ako ng kwento sa ibang channel. And ngayon po, sa puntong ito, gusto ko naman po ay dito naman sa Hilakbot ko mapapakinggan, since kakapakinig ko lang po na mayroon palang SHS na medyo light ang atake kumpara sa mga recent na episodes ninyo, sabi niya. Kaya ito na, sabi niya, second encounter ko po ito. Meron po kaming roleplay at may practice po kami noon, at ito pong roleplay na ito ay magsisilbing exam na rin namin. So napagpasya namin mag-practice na lang sa bahay ng kaklase kong si Joyce, since wala nung time na yon yung mga magulang niya. Pero before po kami magpunta sa bahay nila, napagkasunduan namin na magkita muna kami sa isang lugar at sabay-sabay na munang bibili ng makakain sa isang convenience store at sa isang restaurant. Pero dahil mabagal akong kumilos, ayun po, na-late ako. Wala na sila sa tagpuan nung dumating po ako, kaya mag-isa na lang po akong pumunta sa bahay nila. Pagdating ko nga po doon sa bahay, ay kumpleto na po pala yung aming grupo. Kami-kami lang ang nandoon sa bahay. Ako, si Irene, si Joyce, si Ellie, si Marie, Zelle at si Glenda. Sa kalagitnaan po ng practice namin, nagreklamo sila na nagugutom na sila, kaya nagpresenta kaming dalawa ni Irene na kami na ang maghahanda ng mga pinamili naming pagkain sa restaurant kanina. So kami lang dalawa ni Irene ang nasa loob ng bahay, samantalang yung iba ay nasa labas. Habang abala ako sa paghahanda ng mga pagkain, bigla pong nagsalita sa akin si Irene, at ang sabi niya, "Joyce, alam mo ba kanina may batang multo daw dito? American daw yung bata." Sa totoo lang po si Red, kahit ako man, natawa po ako sa sinabi ni Irene dahil American daw yung multo. O baka racist kayo, ha? Baka racist na naman to. Anyway, sabi ko tuloy sa kanya, Sir Red, habang tawang-tawa talaga, "Huwag mo nga akong pinagluloko dyan." At napakibit balikat lang ako. Nang matapos na ako sa pag-a-arrange ng mga pagkain, akmang kukunin ko na sana yung soft drinks na nasa ref, nang makuha ng attention ko si Red yung isang manika. Ang cute-cute po ng manikang iyon, tapos ang mata po niya ay para talagang foreigner, asul po siya. Matangos ang ilong at ang kutis niya ay maputi. Totoo pala yung sinabi sa akin kanina ni Irene na parang Amerikano ang itsura nung doll. Yung damit niya naman is dirty white na ang para sa akin ay hindi yata nalilinisan o nalalabhan. Nakatayo lamang siya doon ng straight, nakatayo siya sa gilid ng entrance ng kusina nina Joyce, at para nakatingin ito sa amin. Kaya imbis na kunin yung soft drinks, ay kinalabit ko si Irene na abala sa paglalagay ng mga plato at kutsara. Sa sobrang pagkamangha ko, sinabi kong, "Irene, tingnan mo yung manika sa entrance, so ang cute." At lumingon naman siya sa itinuro ko at nangunot ang noo niya, sabay titig sa akin pagkatapos. "Uy, huwag kang manakot dyan. Wala namang manika dyan, oh. Tsaka isa pa, takot sa manika ang mama ni Joyce." Dahil sa sinabing iyon ng aking kausap, agad kong ibinalik ang mga mata ko sa entrance ng kusina nila Joyce, pero wala na doon ang manika. Dahil doon ay parang nanlaki po yung ulo ko, Sir Red, at parang nasabog ito automatically matapos pong sabihin iyon ng aking kasama.
Maaari tuloy na ang sinabi ni Irene na batang multo sa bahay nila Joyce na American daw ay yung nakita ko na akala ko'y manika. Makalipas po yung ilang minuto nito, hindi na ako makahinga sa sobrang hilakbot at ang huli ko pong natandaan ay nagsisisigaw na po si Irene habang hawak-hawak ang kanan kong kamay. Ang huling naalala ko si Red ay nandilim po lahat ang aking buong paligid. Ito ang Subscribers Hilakbot Story. Maraming salamat kay Teen sa iyong ipinadalang kwento dito po sa Sindak Store. Hindi, sa Facebook pala ito, sorry. Facebook natin, ang Facebook page. Sabi ko nga po sa inyo, higit po sa like, i-follow nyo po siya. Okay? So, Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories. So, yun, meron pong American na multo. Nung nabasa ko din to, parang natawa din tuloy ako. Anyway, yun nga, di ba buti? Yung mami ng, o mami ng kaklase ninyo na si Joyce, tama ba yun? Meron siyang kung tawagin, ano ba yung fear of doll is pedophobia, tama? Kung correct me if I'm wrong, pedophobia ang tawag sa, o pedophobia kung ano man, yung tawag sa fear of dolls, di ba? Pero kung meron na akong kaisa-isang tao na hindi ko kakikitaan ng phobia na ito, yun na po si Ma'am She Clark ng Dolls and Spooks. So maraming salamat sa minsan pag-chat natin, Ma'am She, at sa mga paggabay ninyo sa amin dito sa team. Okay, so ganun na rin sa mga gusto pong mag-share ng kanilang kwento nga pala. No? Huwag ninyo kalimutan, ang ating sa description section makikita po ninyo kung saan po ninyo pwedeng ipadala ang inyong mga kwento. So sindakstories2008@gmail.com o kaya sa Facebook po natin ay pwedeng-pwede po yan. Marireceive at marireceive po yan ng ating admin Clay. So siya po talaga yung nakatoka po dyan para i-inform kayo kung kailan siya ipi-play, I mean kung kailan siya ma-feature, at if inform din kayo kung i-acknowledge din kayo, ibig sabihin kung na-receive, na-forward na sa akin yung mga kwentong iyon. Ang dami pa pong kwento talaga sa ating SHS folder na hindi ko pa matapos-tapos ngayon. So bilang sabi ko nga po sa inyo, dahil gusto ko rin po na tuloy-tuloy muna tayo siyempre sa ating segment. So kahit po may sipon ang inyong lingkod, tuloy-tuloy tayo sa ikatlong kwento. And ito na po yung pinakahuli. Katlong kwento natin dito po sa SHS for tonight. At ito ay isinend naman po sa email. At siya naman daw po si AKA Eugene. Ito ang Subscribers Hilakbot Story. Hello po Sir Red at sa lahat ng mga nakikinig ng mga kahilakbot. Sabi niya pa dito, HTV positive, certified kasindak at mga ka-hunted history. Ang kwentong ito po ay mula po sa aking kwento din po ng mama ko na noon po ay 10 taong gulang pa lamang. Nakatira noon sa Naga si mama. Ang kanilang bahay po ay may kalayuan sa kabayanan kung saan po may kuryente. Ah okay, so malayo yung bahay nila mama niya sa kabayanan na kung saan may kuryente. So para malinaw. Dahil po sa kanilang lugar ay hindi pa naaabot ng mga kable ng kuryente noon, so wala po talaga silang ilaw. Nagpasya silang dalawang magkapatid na magtungo sa kalapit na kabayanan upang makapanood ng kanilang paboritong programa. Bago makarating doon ay kailangan muna nilang tumawid sa isang bukid at ang lalakarin po nila ay may layong 5 kilometro. Inabutan po sila ng takip silim kaya naman agad silang nagpasyang umuwi. Nang nasa bukid na sila, ay talagang pitch black po at wala silang halos makita. Nilakasan na lang nila ang loob nila at tumuloy po sila sa paglalakad. At sa kalagitnaan po ay napansin nila sa hindi kalayuan ang isang sulo o yung ilaw na parang galing po sa isang lampara. Naisip nila na baka sinusundo sila ng kanilang ama kaya naman binilisan nila ang paglalakad. At nang malapit na sila sa ilaw, ay laking gulat nilang dalawa dahil wala palang taong may hawak ng pailaw na iyon at nakasisigurado po talaga sila na lumulutang po ito ng mag-isa. Base po sa kwento ng aking mama si Red, kasing laki daw po ng bola ng baseball yung nakita nila. Dahil sa takot, kumari pa sila ng takbo pabalik sa kanilang bahay at paglingon nila ay parang hinahabol po sila nang bolang apoy na iyon kaya mas lalo pa po nilang binilisan ang kanilang pagtakbo. At nang malayo na sila, nakuha pa po nilang magpahinga. Kailangan na nilang makauwi at lumalalim na ang gabi.
Kaya naman naglakad sila ulit pabalik at nang malapit-lapit na sila ay dumaan na lamang sila sa mga bagong tanim na palay para makauwi lang at makapag-shortcut. Pinagalitan pa nga po sila nila Lolo at Lola dahil punong-puno po sila ng putik. Pero ng kanilang ikwinento po ang kanilang karanasan sa kanilang nanay at tatay, sila Lolo at Lola niya, ay mas lalo pa silang pinagalitan imbes na kampihan. Simula noon ay sinabihan na lamang sila na huwag na silang aalis ng bahay lalo na pagsapit ng gabi. Lalo kung hindi rin naman daw importante ang kanilang pupuntahan sa kabayanan. Dahil sa karanasan na yon, Sir Red, hindi na nila inulit kailanman ang pagpunta sa kabayanan ng ganong oras. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento at sana po ay nakapanghilakbot po tayo ng konti sa inyong mga tigapakinig. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Yan po ang kwento na mula po kay Eugene. Maraming salamat po for sharing the story of your mother, of your mom. At sabi nga natin dito, mga solid HTV positive at mga certified kasindak. Kung gusto nyo i-share at wala kayo halimbawang personal experience or first-hand experience mula po sa mga ganitong mga elemento, yung mga multo, mga aswang, mga ganyan, wag naman to the point na parang gagawa na lang tayo ng kwento or eksena. Pero mas maganda talaga yung true horror story, true ghost story, true aswang encounters, mga ganyan, o mga nuno sa punso, yung mga ganyan, mga bati na bati. Kung wala man kayong experience na ganyan, pwede nyo i-share sa amin yung mga kwento ng inyong mga nanay, tatay, ng inyong kapatid, ng pinsan, kaibigan. At kayo na po yung bumuo ng kwentong iyon para isend po sa amin. Para at least maikwento natin bago maikwento ng iba. Sabi nga ni Miss Lara. So diba, isend nyo lang yan, sindakstories2008@gmail.com. Sa mga nais naman mag-share po, isegue ko na rin po, nais mag-share ng kanila mga love story, mga nakakakilig, mga ganyan na mga kwento ninyo, syempre hangos sa totoong buhay, pwede naman din po kayo, may separate tayong email po dyan para sa Red Diaries. Yan po ang reddiaries2021 as in 2021@gmail.com. Pwede po kayo mag-share doon at nang kahit papaano ay ma-share din na, maibahagi din natin yung kilig na inyong na inyong naramdaman, lalo na sa mga taong tanging ihi na lang yung nagpapakilig sa kanila. O diba? So maraming salamat talaga sa lahat ng mga nagpapadala ng kwento at sa mga baybalak pa, mga nandyan sa podcast. Kung gusto ninyo mag-share, walang problema. Anytime po, bukas na bukas, pwede kayo mag-send sa ating email at sa ating Facebook. Okay? At yun na rin ang pagpapasalamat natin sa mga nag-purchase sa ating first exclusive paid story mula sa Shure. At ganoon na rin sa mga sumusuporta pa rin sa atin, mga nag-i-inquire, mga nag-o-order sa ating HTV merch sa Shopee. At sana po ay mas suportahan nyo pa rin po dahil sabi ko nga po, malayo po yung mararating po ng inyong mga pag-purchase, ng inyong mga pag-add to cart dyan. Dahil syempre sabi ko nga po sa inyo na yung proceeds po niyan ay ilalaan natin para dun po sa aming favorite na organization na para po sa mga bata. So yan po yung list na aming pwedeng gawin para po sa kanila sa panahon po ng pandemya. At maraming salamat talaga sa inyong pagtugon sa pag-purchase ng kape ni Lola Trinidad, ng ating mga HTV shirts, at ganoon na rin yung ating mga HTV face mask. Sana po wag lang ninyo i-display. Gamitin nyo po yan. Sana. Tapos picturean nyo rin po para at least malaman din namin na na-receive na ninyo yung parcel o kaya naman ay nagagamit nyo nga sila talaga. So, maraming salamat. Nakita ko doon, shinare din sa akin ni paring admin RJ, si Samson, tsaka si Arman Rosales, yung mga si Melanie Passion, yung mga nagbigay ng mga pictures sa atin sa Facebook daw. At nakita din namin na yun nga, ginawa na nilang profile picture, nakasuot yung face mask. So maraming salamat sa inyo. At kahit pa paano natutuwa kayo sa mga produktong yun. Kay Ma'am Clarissa Aquino. Ayan, at sino pa ba? Si Miss D. At iba pa po na mga nag-purchase, lalo na yung kape ni Lola Trinidad na talaga na sold out. So maraming salamat po sa inyo. At sana po ay tuloy-tuloy po yung pag-suporta ninyo sa HTV merch. Okay, so endorse ko sa inyo yung hazelnut tsaka Italian espresso. Masarap po yun talaga, promise. Yun na nagustuhan ko. Hindi po siya nakaka-palpitate
sakto lang. Yung parang katulad ng pagbibigay ng halaga niya sa'yo, sakto lang. Hindi sobra, hindi kulang. Yung tipong kahit iniwan ka niya, at least may natitira pa rin sa sarili mo. Ano connect nun? Oh, di ba? And speaking, bago ko putuloy ang putuli ng ating ano at pumunta tayo sa ating patiktik portion, isa mga ano nga pala natin ano, dun sa ating binasa kaninang kwento, yun, tama, na-recall ko na, kanina kasi nasa dulo ng tila ko, hindi niya kasi binanggit, San Telmo, yun yung nakita nila, di ba, na bolang apoy. Kasi ganun yun eh, yung St. Elmo's Fire, yun yung tawag nila dun, di ba? O apoy ni San Elmo. Yun yung sabi nila. Sa Philippine mythology, meron po yan, creature po yan, na talagang bolang apoy. Tapos sinasabi pa nga nila, parang ito nga yung heavenly intervention or omen of heavenly intervention to sailors. Yung mga ano, yung mga mamamalakaya. Masyado mo? Tama ba yun? O kaya yung mga naglalayag, di ba? Parang yun daw yung pinaka-guide nila. Sabi nila. Pero meron daw, meron din mga, pagbabasa natin yung kwento katulad kanina, yun din, meron din ganyan, yung parang ghostly nadating, parang ghostly dancing flame, tapos pwede daw minsan kulay talagang ano siya, yellow, tapos red-orange, mga ganyan. Pero meron yung iba na nagsasabing bluish-white color daw yun. Depende, hindi din kasi natin alam kasi ako talaga, hindi pa ako nakakita talaga, sa totoo lang. So, Isa pa sa ating napag-alaman tungkol dito, and I just wanna share with you guys na alam nyo ba na itong ball o ball lightning na tinatawag sa siyensya ay isang natural phenomenon daw po, sabi po dito. At ang makakapag-explain nito, ang early attempt para makapag-explain kung paano nangyayari itong ball lightning na ito ay una pong nai-record noong 1904 ni Nikola Tesla. So, familiar na kayo sa pangalan niya. Yung gusto niya, di ba? Ang gusto niya talaga doon, yung wireless electricity, di ba? Yun yung kanyang pinupuhunanan talaga noon. Kaya lang hindi natuloy. So, minsan nanonood din ako ng documentary sa kanila. And ito nga yun. Pero kung sa mythology, sa aspetong paranormal, ito yung San Telmo na tinatawag. Di ba? Anyway, maraming salamat po sa inyo sa mga tumututok at sa mga nagpapakape ngayon, sa mga nagpapamilo, nagpapa-ovaltine ngayon sa live chat. Maraming salamat po. Para po sa ating mga editors po, ang inyong mga pakape sa ating live chat at sa mga super stickers ninyo, malaking bagay din po yan to keep them alive, to keep them awake. Lalo na talagang team puyat na po ito mga ito. Kung meron lang talagang literal na team zombie, sila na po yun. At isama nyo na rin po ako ngayon. Sa lahat po ng mga nagpapatiktik, hindi po siya real time, sabi ko nga po sa inyo, basta i-comment nyo na lang po sa ating video ngayon at kukopyahin na lang po ng ating mga admin. So mamaya ang ating patiktik portion na, yatuto ka lamang dito sa SHS ng Hilakbot TV. We'll be coming right back. OA. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Mga solid HDV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HDV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast. Hilakbot Creepy Facts. Ayon sa mga pamahiin, kapag ginupit mo ang iyong buhok eksaktong Biyernes 13, may family member ka daw na mamamatay. Hilakbot Creepy Facts. Hilakbot TV channel membership is on. Pindutin ang join button, be a solid HDV positive member, and enjoy exclusive access to exciting perks. Maraming salamat sa inyong suporta. Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horror_stories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HDV positive.
Mga solid HDV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History. Nakakasipon, napatiktik na naman po sa inyong lahat, mga solid HDV positive at mga certified kasindak. At ganoon na rin, pag-welcome na rin natin, syempre kung dumating ka pa o umabot ka dito sa bahaging ito, sa lahat ng mga KJ at ayaw ko maging masaya dito po sa ating segment na ito. So be it, bahala kayo dyan. Diba? Ito na, syempre yung ating mga patiktik mula sa Facebook. Sabi ko nga sa inyo, kung hindi po kayo nabanggit dito, please lang, hindi po siya real time. So, kopyahin na lang po namin ang inyong mga patiktik. Okay ba? O, ganitong limang gamot po yung tinitira ko na ngayon dahil medyo bukod sa sipon eh, meron pa po akong pinagdadaanan pang sakit-sakit ngayon. Kaya yun, kaya lang kailangan pumasok, kailangan natin gawin to, kaya please bear with me. Diyan po sa may Mamalaw, Binahan, Ragay, Camarines Sur. Ayan, susulitin ko na po ang patiktik ko sa inyo, si Red, sa gwapo kong anak, si na Maynard Manuson Jr., si Mark Anthony Manuson pala. Marami salamat po sa inyo. Bakit po kahit horror story po yung kwento ninyo, si Red, kinikilig ako sa boses mo? Talaga, parang baliktad. Kapag nandoon sa ating Red Diaries Tagalog Love Stories YouTube channel, pag nanarate tayo ng love story, sabi, parang natatakot ako, parang gano'n. Anyway, ganun talaga, kanya-kanya tayo ng pandinig, sabi nga. Jen J. Mark Assis, maraming salamat. Patik-tik din natin ang silence listener daw, silencer, mula sa 2019 pa daw, na-introduce sa akin ang YT channel nyo dahil po sa Manila Encounter, Sir Red. So simula po noon, hindi na ako nag-stop na makinig sa bawat serye at bawat, wow, thank you, sana po ganyan kayo lagi. Opo, sana po ano, kasi may upcoming series po tayo soon, hindi ko pa po matapos-tapos. Yun na po yung longest series to ever drop sa ating channel. Titingnan ko muna kasi yung kalagayan po natin hindi pa okay. So pangit naman kung yung last two chapters ay ganito yung boses ko. So naka-halt muna yung production para po doon. So sana suportahan nyo po gaano man katagal. At sino pa ba? Kasi balibaliktad yung pangalan po kasi ninyo eh. So medyo nahihirapan po talaga ako. Volcan. Kasi Naklov ang pangalan niya. Dexter Volcan. Ito yung pangalan niya. Red Set. Kasi sana mapansin po ako ninyo. 2019 pa po ako solid HDV positive. Salamat. Patiktik si Cherry Gala. Si doon din sa Facebook. Halimbawa, natiktik na rin po namin kayo sa mga previous episodes. So please bigyan nyo naman ng pagkakataon yung iba pang mga pangalan para matiktik. Okay po ba yon? Baka kasi may nagtatampo na naman na hindi daw sila nababanggit. Lagi nyo pong balikan yung SHS kasi po yun, parang pagod na ako. Parang hirap na ako mag-explain. Kahit mahal kita, di ba? Si Ria Castillo Servito, dito naman po sa St. Therese, sa may Lebanon po, sabi niya, at sa husband ko sa Imus Cavite, si Richard Albacete. Patiktik na rin po kami dyan, sabi niya. Salamat po. Sino pa ba? Si 2S Mavi, silent listener no more, sabi niya dito. Kay Omeng at Gabo, na mahilig po sa mga kwentong nakakatakot, sabi ni Alexi. Patiktik din po, Boss Red, ang buong Cepeda family dito sa Taguig City. At listener niyo po ako since January 2020. Lagi ko pong pinapakinggan mga story ninyo, kahit minsan nauulit ko na lang po dahil napakinggan ko na lahat at hindi po talaga nagsasawa. Ayan, kung gusto mo yung parang pinaghalo, Chan Cepeda, kung gustong-gusto mo yung mga stories natin dito, nirarumble siya, minimix po siya sa Hilakbot 24/7. Hanapin mo lang, i-type mo lang Hilakbot 24/7. Kahit number 24 and then 7, magkadikit, mahahanap po siya. Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo kasi yung iba po, hindi daw nila mahanap kasi daw, kasi binuo pa nila yung pangalan. Kasi Hilakbot, tapos binuo pa nila yung dapat sana'y numbers, numeric, ang ginawa niya. Buong word talaga. Masyado kayong ano. Baka mamaya pag sinabi kong Hilakbot underscore 24/7, baka mamaya pati yung word na underscore itatype pa ninyo.
Diyos ko. Sige, ito na si Ronil. Ronil Pineda. Patigtik din po si Sarah Jane Blanca Flor at sa pinsan kong si Buday. Aputi, Abuday, Aputi, Abuday. Si Darius Gonzalez. Cornix, uwi na. Wala ka ng future dito. Uwi ka na. Kanang umasa. Jean Claudine. Ewan ko sa inyo. Jean Claudine Pabalate. Ayan, since August 2020, from Finland, Sir Red, patik-tik po ako. Spotify Hilakbot listener here. Sabi niya, thank you po. Sino pa ba? Si Rob Zombie Radio. Ano? Ano to? Levy Deciner, Gwen Imperial. Ako po yung listener ninyo sa podcast, Sir Red, pero nasusundan ko kayo sa YouTube, sabi niya. Sa mga nasa podcast, for the nth time, sinasabi ko po sa inyo, hindi po natin pwedeng i-upload yung mga most recent o yung mga bagong episodes from YouTube to podcast. So, sana po ay maintindihan po ninyo. Okay po ba? Mary Flores, Tess, my partner, Solid HTV Positive here, si Marifen Alvarez, Milfred Abasolo, si Al Bantugon, Team Spotify, sabi niya dito. Wow, thank you po. Kung nasa Spotify kayo at napapakinggan ninyo ito, paki-follow na rin po at makinig din kayo sa Pinoy Horror Radio. Si Michelle Mish ng Malaysia, ang Tabenas Family Patigtik, at si Rachel Bangkal. Thank you sa inyo, si Red. Nakaka-good vibes. Huwag ninyong tatanggalin ang SHS, parang awa nyo na. Dumating na po kami talaga sa punto na gusto na namin kasi yun. Pero dahil may nakikinig kahit lima, so okay lang po. Maraming salamat. Kung sino-sino man po yung nakikinig ngayon, yung watching ngayon, maraming salamat po sa inyo at sa lahat naman nagpaparamdam o hindi nagpaparamdam, just listening, chilling, ganun. Thank you po sa inyo. Pagpasensya nyo na po yung boses ko at talaga halatang kagagaling ko lang po talaga sa sakit. Kaya ganito. Anyway, si Sarah Jane Igot. Ito na, umpisa na natin yung ating mga channel members, sana po'y lumaki, lumawak pa ang abot natin at hindi po kami magsasawa na mag-produce ng kahit ilang piraso ng mga exclusive stories for the members bilang bahagi po ng inyong perks, lalong-lalo na ang Team Zombie and Up. Team Zombie, Team Aswang, and Team Red Zone. Kung Team Tik-Tik ka at kaya mo naman mag-upgrade kahit isang level na Team Zombie, for example, 199, so titiyakin namin na masusulit mo yon, promise, promise talaga. So, ganoon na rin sa mga team tik-tik na lagi natitik-tik din po dito. So, sana po ay okay pa rin kayo. Sa mga nag-early access, sa mga Team Zombie and Up, early access, mga katulad niyan. So, sana po ay nag-i-enjoy kayo. Yung red tape po natin soon, kausapin ko kayo, pero atin-atin lang. Anyway, mula sa Team Tik-Tik, ito pong babasahin ko pong list ay updated ng April 22. Okay? April 22 to. Okay, so baka mamaya may magtampurorot naman. Sarah Jane Igot, si Ma'am Presi Operio. Sa wakas, ito si Ma'am Presi Operio, nakapag-team zombie na. So, join zero days pa siya. Si Chito Manioska Francisco ng Team Zombie. Maraming salamat sa iyo, Chito. At mga kasama mo dyan sa BPO kung meron pa. Sabi niya, buryong na ako, Sir Red. Sabi niya dito, nabasa ko sa screenshot. Buryong na ako kaya makapag-member na nga, sabi niya. Sana lagi kang buryong, ano, Chito. Maraming salamat. JC Mine, Borlongan, maraming salamat po sa inyo. April May, Pasarita ng Team Tik-Tik. Teskit, oy, Ma'am Teskitano, maraming salamat po sa pag-upgrade ng Team Red Zone. From Team Zombie po yata siya, o Team Aswang. Si Leilani ng Team Zombie, si Jero ng Team Tik-Tik. Nag-rejoin 2 days ago. Itong April 22 list, ha, na updated list. Ganun din, nag-rejoin kasama din niya 2 days ago sa Team Zombie si Chuchay, Monica Irish Reyes ng Team Tik-Tik. 8 days na nating kasama, Daisari. Melanie Pasyon, nag-upgrade ng from Team Tik-Tik to Team Zombie. Maraming salamat. Jet Mendoza ng Team Zombie. Si Ma'am Aubrey Delgado ng Team Zombie, maraming salamat sa suporta po ninyo. Joan Castillon, si Shizen Torres. Si Ray Castillo, nag-rejoin 10 days ago. Wow, thank you. Si Reggie Jose ng Team Zombie, Dixie May Capulot, Team Red Zone. Maraming salamat sa inyo, Mama. 16 days na natin silang kasama. Guapo the Great ng Team Tik-Tik, si Shasha Sudario ng Team Red Zone. Maraming salamat sa inyo, Ma'am. At si GL ng Team Zombie, Jasper Jennings, pareho din sa parehong team, kasama si Nikau Alombro,
Si Merns R, maraming salamat po. 19 days na natin kasama. Mga bagong pangalan. So maraming salamat po. At nakikilala natin kayo. Si Joseph Tabornal, Mitch Artagame, maraming salamat din sa pananatili sa Team Zombie. Benji Gallardo, si Jada JJ, Floriza Alcovenda, si Marjan Mayjim, maraming salamat sa pag-rejoin at nasa Team Zombie siya. Markville, maraming salamat sa iyo. Markville, si Amanda Stevie, si Engineer Robert Iseli ng Team Red Zone. Maraming salamat sa iyo, Engineer, ha. Hope to meet you soon. John Cholo Jimenez, Team Tiktik, si Ms. D. Lalo-lalo na yung mga pa-dinner mo para sa ating mga admin at slash editors. Maraming salamat po talaga sa mga yan. Sino pa ba? Monelyn Alcantara, Team Zombie, si Brylin Arenas ng Team Red Zone, si Nico Lazzi, si Ann Mendoza, si Ann Colette, yung dalawang Ann na yan, si Kevin Cabalod, si Azilay. Ma'am Azilay, maraming salamat po sa mga pa-ovaltine ninyo yung nakaraan at sa pamailo na rin ninyo. Ganun na rin kay Reynaldo Abuso at si Roslyn Arante, Louie Calma, Ella De La Cruz, Justin Regencia. Ayan, maraming salamat po sa inyo mula sa Team TikTok. Madam Les Presanche, si Ma'am... ito si Miss EDM Mori, maraming salamat sa Team Zombie at minsan sa mga pagtambay ninyo sa Hilakbot 24/7. Si Eliza Valenzuela ng Team Zombie din po, Samson Mabalay, maraming salamat din sa pagsuporta sa HTV Merch. At si MNM80, Vanessa Adam, Ma'am Vanessa, thank you po talaga sa inyo at sa 2 months na pinagsamahan natin dito at sa mga voice message ninyo talaga sa akin, yung mga kanta-kanta niya. Ang ganda talaga ang boses ni Ma'am Vanessa Adam, promise. Ito rin si Janice, maraming salamat na nag-upgrade ng 2 months ago na. Midnight Lay, ganun din, nag-upgrade, maraming salamat. MSKK, nag-rejoin 2 months ago. At ganun na rin si Gracie Bahara. Ma'am Grace, maraming salamat ha. Adam Costales, Team Zombie. Ito, konti na lang si Adam Costales. Ipapatawag na natin siya sa pamamagitan ng Spirit of the Glass. kung present pa ba siya o nararamdaman pa ba natin yung presensya niya o ano. Kung yes or no, ganun. Magpapatawag na tayo ng ganun. Baka Ouija board o kaya Spirit of the Glass. Patawag na natin si Adam Costales. Si Ma'am Rain Angel, maraming salamat sa mga stories na inyo binahagi sa atin at bawi tayo doon sa last na sinend niyo sa amin. At nananatili po siya 4 months na natin kasama. Nag-rejoin 2 months ago na sa Red Zone pa rin. Ma'am Jigs Balisi, maraming salamat po sa pag-check ng mga papel, ng mga nag-quiz pagkatapos ng ating mga episode. Si Ma'am Luz Aclaro, maraming salamat. Sinundan din tayo sa Hilakbot Haunted History. So sana po suportan niyo rin po yung Hilakbot Haunted History. Lalo na syempre, it's a video kasi it's documentary. Talagang hectic yung editing niyan. So sana masuportahan po ninyo. Anton Tuazo ng Team Tiktik, si Akizet, maraming salamat sa inyo, ma'am. At dahil nasusundan nyo kami mula sa Shure, mula sa Sindak, sa Hilakbot 24/7, sa Hilakbot Haunted Histories, maging sa Red Zone. Sa Red Diaries. Katulad na rin si Ma'am si Ma'am Rain Angel noong nakaraan. Nakita ko sa screenshot yung comment, sabi niya hindi daw siya mahilig sa love stories, pero nung pinakinggan niya, hindi daw niya maintindihan bakit daw kinikilig siya dun sa ano ba yun, pinagsaluhang init sa Baguio. Di ba? Oo nga eh. Si Anton Tuazon yun, si Mama. At ito si JR Cabello, lalong-lalo na ng Team Red Zone. Solid siya sa Team Red Zone. Maraming salamat. At sa mga pa-Milo mo din noong nakaraan, JR Cabello. Chara Chinis Morera, maraming salamat din sa walang sawang pakikinig. At ganoon na rin syempre sa mga bagong members natin. Kung sakali man hindi ko nabanggit ang pangalan mo ngayon at ikaw ay channel member na, sabi ko po sa inyo, ang listahan po na ito ay April 22. So, ibig sabihin, April 22 nang i-record namin ang episode na ito. So, kasalukuyan meron pa rin pumbara ang ilong ko nung time na to. Kaya, huwag kayo mag-alala, ina-acknowledge naman kayo sa community tab sa YouTube po. So, paki-antabay lang po yun. May mga members only post din po doon. So, paki-check nyo lang po frequent yung ating channel at community tab po natin. At pagi sa Facebook at sa mga nagpa-follow sa atin sa Instagram, sa TikTok, maraming salamat. So, naka-pending po lahat yan. May Facebook files tayo soon ulit. Sa Facebook, of course, IGTV at yun na rin sa ating TikTok yung mga maliliit na mga bite-size, short scares, gano'n. So, wish me well at sana po ay talaga umokay na ako sa mga susunod na recording po natin at sana po ay mag-push lahat ng ating mga plano para po syempre sa channel at abangan po ninyo dahil soon meron din po, ewan ko lang kung nag-air na rin nung time na inirecord po kasi namin ito, hindi pa nag-air yung
pinaka-segment ng Hilakbot Haunted History. So abangan po ninyo ang ating bilangan ng kababalaghan. So abangan nyo po yan. At gawin na rin syempre sa Sindang Short Stories, every 8 p.m. na po tayo dyan. Red Diaries, Sunday po tayo dyan, naglo-load, I mean nag-upload ng mga banan. Naglo-load? Saan ba? What the? Oo, di ba? Nag-upload ng mga story, 8 p.m. naman dyan. At gawin na rin sa Hilakbot ang mga regular po natin, 12 midnight pa rin. Ang segment na ito ay 9 p.m. May segment din po tayo soon dito sa Hilakbot TV. Abangan lang po ninyo yan. Sa lahat gusto namin maipush ngayong taon na ito. At ito po kasi ay yung sana last year pa nangyari. Kung hindi lang po talaga tayo na hati ng pandemic, di ba? So sana matapos na rin lahat ito para ma-meet ko rin po kayo soon, di ba? Baka mamaya kasi magtampo na naman, bakit puro channel members, mga ganyan. Hindi po ganun. So sabi ko, welcome po lahat dito. Huwag kayong mahiya na magparamdam. Kasi the more na nagpaparamdam naman kayo in a nice way, so syempre, marerecognize po namin yan yung mga pangalan. So huwag kayong magtampo kung may mga lagi frequent kayong mga naririnig na pangalan dito. So sana, huwag kayong maging silent listener lang. Pero kung silent listener ka, please pakilike na lang, pakishare na rin po ang ating mga episode para dumami pa po yung mga makapakinig, makapanood niyan. Dahil siguro naman po, deserve naman namin yun. Diba? So speaking special patik-tik, dun nga pala, si kay Miss Aya De Leon. Siguro familiar sa inyo yung pangalan niya kung talagang music-minded kang tao. Makikilala niyo siya, si Aya De Leon, si Miss Aya De Leon po ay ang dating vocalist ng Imago. Yung kumanta ng Akap, di ba? Huwag niyo na akong pakantahin kasi ganito pang humo tayo dito at saka baka bumagyo po dito. So, yun, si Miss Aya De Leon, nakikinig daw po paminsan itong SHS. At dinami-dami ka ako, Miss Aya, na mga pinapakinggan mo, bakit itong SHS pa? Ito po ang nagkakwenta-kwentang segment na to na konti lang ang nakakapanood. And then sabi niya na-enjoy daw kasi ganito. So special tik-tik na lang natin siya, si Miss Aya De Leon. Maraming salamat sa iyo, Miss Aya. More music na maibabahagi sa aming mga fan. At ganyan na rin po siyempre sa iba pang mga gagawin ninyo. Soon, titingnan natin kung may feature natin yung isa sa mga kanta niya sa Red Diary. So abangan po ninyo yun, okay? So hanggang sa susunod po nating SHS, maraming salamat. So siguro kailangan ko muna mag-voice rest. Kailangan ko po munang magkalaman si juice or what. Kasi gusto ko na rin gumaling po dito sa akin nararamdaman. So sana po wish me well. At sa inyo din po, stay safe kayo lagi. Huwag ninyo pabayanan yung mga sarili, okay po ba? So ako po si Red, ang boses sa likod ng Hilakbot TV, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History, at sa Red Diaries Tagalog Love Stories. Maraming salamat po sa inyo guys, ha? Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan ng sipon para wala nang galingan at lahat po tayo ay maging solid sipuning HTV positive. So mga solid HTV negative, oh, bye. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.